Okay, game. Let's do it. Kunti na lang ito, mga ma'am. So, last batch for tonight. So, nagawa na natin yung Marvel Spidey Amazing Friends. Apat yun. So, meron tayong Mid-Autumn Festival na package. Na na-review na natin yun. So, apat din yun. Then, we have the Transformers 9. Tapos, ito, buong Marvel line 9 din. So, luckiest day today. Yeah, thank you very much, Blockies, for sending it to me. So, mag-review tayo ngayon ng mga Blockies x Marvel, okay? Yun! Oh, may comment din. Parang may mali nga dun sa ano ko, stream ko. Ba't kaya ganun? Willie Barbieri, where are you from, bro? Where are you from? Congratulations for custom. Thank you, thank you. Parang may mali nga din. Ba't kaya? Siguro kailangan ko ma-update yung Facebook app. Mas ano, mas maraming nanonood dito. Tsaka nagre-reflect yung numbers. Oh, yan, oh, from Brazil. Thank you, bro. Thank you. From Brazil. I'm from Manila, Philippines. Greetings from Manila, Philippines. I hope you're fine, bro. I hope you're okay. And we will review the Blockies Marvel The Infinity Saga. Okay? So, let's start. So, this one, itong camera na to, magre-record ng live natin. Tapos, meron din ako isa pang camera na magre-record naman ng YouTube review. Okay? So, yun yung gagawin natin. Live YouTube review to, mga ma'am, sir. Kaya, let's do this, okay? So we have... Teka, yun lang ang tubig. Wait lang. So, you know, nag-reflect yung numbers. Live YouTube review. Okay, let's do it. Hello, what is up, mga ma'am, sir, ma'am. Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, we are going to review the Blockies Marvel Studios The Infinity Saga Superhero Series 1. So, this is the box art. Thank you very much again, Blockies, for sending this to me for unboxing, review, and customization. So, sa box, you have the photo or the image rendering, the 3D render of Iron Man. Tapos, ang ganda, holographic pa yung effect niya. And Thor, dun sa kabila namang side. Then, Blockies figures, FH10, building toys, 81110. Ayan, mga mom, sir. Sobrang angas nito, mga mom, sir. So, ang makukuha natin dito, Secret Mark 85. Siguro mas shiny yung paint niya. Tapos, Mark 85 na normal, Mark 7, Rescue, Thor, Captain America, Loki, Black Panther, Thanos, and Hulk. So, yan. Okay. Thank you very much again, Blockies, for sending this to me. Early access tayo, mga ma'am, sir, sa kanilang mga toys for unboxing, review, and customization. Okay? So, ito yung mga hashtag natin, Blockies Marvel, and Blockies. Blockies Transformers, nakapag-review na rin tayo. And, of course, again, thank you very much, Blockies. Diba? Ang mga sponsors natin yan. So, unahin natin, i-arrange natin to based dito sa diagram na nakikita natin. So, Mark 85, this one. So, Mark 85, Mark 7, si Rescue, dito. Tapos, Thor. Line-up lang natin sila, Thor. Captain America, Loki, tapos, yun ka ba? Yun, Black Panther, Thanos, and Hulk. So, yan na ang lineup natin for review. So, simulan lang natin dito sa isa, sa kay Iron Man Mark 85. So, let's go into the details na wait lang ah. Zoom in lang natin. So, sa lahat ng Blockies na gantong line, yung Marvel line, meron siyang base. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octagonal na
octagon shape na base para mas kung gusto niyo lagyan ng base for display, pwede naman, di ba? Kung gusto niyo mas naka-display sila ng dynamic pose, pwede rin naman. Wala, naputol lang. Pwede naman natin balik yan. Ang gustong-gusto ko dito kay Blockies, this is sa akin kasi ang ginagawa namin dito, this is a family building time. So, nag-enjoy kami ng family ko sa pagbubuo nito. Kaya, thank you very much again, Blockies, dahil nagkakaroon kami ng family time together na nagbibuild kami together. And habang manonood ng mga Marvel movies, nagbibuild din kami ng Blockies, ng mga Marvel na action figures or toys and collectibles. So this one, Iron Man Mark 85. Teka, kunin ko lang yung paintbrush ko. So yung color scheme niya, gold, red, look at the chest piece. Arc reactor, hindi siya umiilaw. Non-LED, pero grabe articulation ito. Kasi lahat siya, lahat ng joints niya, halos ball joint lahat. Ayan. Tapos may mga silver parts lang dito. Okay. Then you have the gauntlet design. Tapos meron din siya mga alt hands. Yung mga alt hands, nalagay ko na lang din dito sa plastic container para hindi mawala. Meron din siya mga relaxed hands. Okay? Para sa iba pang options for your displays. Then you have the red part dito, red section, white lines, gold na knee pads, and then you have the feet. Mas slim yung armor design niya. Compared dito sa Mark 7. Mark 7, medyo mas angular. Yung Mark 85, mas muscular siyang tingnan. Dito, mas regular or mas angular yung shape ng armor design. So, you have the shoulder sections, the face plate, yan. Tapos, meron kang arc reactor. Arc reactor is white. And then, you have the gold parts here, the gauntlets. Meron din siyang effect part. Yan, ito yung effect part niya. Translucent orange. Then you have the stomach section. May mga panel line siya. Tapos dito sa may legs, you have the silver part and the gold part. Tapos yung kanyang leg protectors. Ganda rin ang pag... Ganda rin. Very angular din yung design. So we have Rescue Armor. Rescue color palette is siguro mas blue dito sa part. Parang may indigo na kasama. Meron din siyang effect part na translucent orange. Then you have the desaturated gold, the white eyes, white arc reactor, the silver, or this is silver or very desaturated. I think this is silver. Yeah, I think this is silver. Ito mas gold siya tingnan. Pero parang pareho lang. Mas slimmer yung overall design ni Rescue. And then meron din nakasulat dito, Rescue 0049. This is the Mark 49 na armor. Ayan, Mark 49. Then we have Thor. Look at that. Very tall. This is around, I think, 4.25 inches or 4.5 inches tall. Mas maliliit yung scale ng mga figures na to, pero ganda. Pwede nyo siyang gawing desk toy for your office, when you're working, when you're chilling, tapos wala, nag-game kayo about Marvel, tapos gusto nilang magkaroon ng mga desk displays. Kami, nanonood kami ngayon ng Loki. So, ginagawa namin naka-display si Loki dun sa sa ilalim ng TV. Ayan, siya yung nakatayo dun. So ngayon, kinuha ko muna. Ayan, para meron tayong i-review. Look at the Hammer of Thor. Very nice, very cool. Silver, tapos yung handle niya brown. Then you have the cape. Di siya clothes, pero ang ganda nung pagiging dynamic nung flow ng cape niya. Then you have the circular na mga sections here. 1, 2, 3, 4. Parang steel yung kanyang chest armor.
pati dito sa kanyang arms hanggang dito sa gauntlets. Steel din yung kanyang belt, and then the suit niya blue. Meron ding steel sections dito sa kanyang knee pads hanggang na nag-extend down dito sa kanyang legs. And then yung kanyang shoes, meron ding mga black parts dito sa ilalim. So very nice. And then yung face sculpt is very cool too. Ganda ng pagka-paint ng mata. And then we have the mustache, the beard, and the hair. Yung hair niya para siyang, it's a light shade of brown or brown orange. Next, Captain America. Okay, kay Captain America naman, yung suit niya, hindi siya primary blue. Para siyang may halong green. Parang malapit na siya sa turquoise. Para siyang Prussian blue. Okay, and then you have the star in the middle, silver star. Tapos meron texture dito, super nice. And then you have the brown, leather brown straps. Pati dito sa kanyang boot design. And then, this is very cool, yung kanyang shield. Ang ganda ng shield niya, very glossy. So you have the silver star, blue section, red, silver, and red. Ganda. Laki pa. Ganda. Parang siguro mga 1.5 yung diameter. And then, tanggalin ko muna sa base ha. And para ma-post natin ng maayos. Ganda rin ang face sculpt. Tapos yung kanyang face. Lighter skin, then you have the nose, the mouth, the chin strap, letter A sa head. Tapos, pwede mo rin equip dito sa likod. Nice. That's nice. Yun. Yan, pwede rin palang ganyan. Or something like that. Yan. Galing. Pwede mo rin pala siyang equip sa likod. Okay, nice. That's a very nice feature kay Captain America. And then you have Loki. Ito yung pinapanood namin ngayon. Loki na series sa Disney+. You have the horns, the golden armor, helmet armor. Very nice armor design. Very nice suit. Green, gloss green dito sa part na to. And then you have the gold links na nag-co-connect dito sa left and right na green section. You have the shoulder armor. Ito pala, shoulder armor. The arms are green. Ito, gray yung kanyang inner suit. Tapos, green yung kanyang boots and gold yung kanyang knee pads. And then you have the feet, dark gray din. Very nice suit design for Loki. And then, ang pinagusto ko dito yung part na to, meron siyang scepter. Yung scepter. Mas ganda. Have the pointed. Hindi naman siya masyadong pointed. So, pwede siya for kids. Yan. And also, pwede niya rin ipahawak kay sa iba't ibang characters. Pwede kay Thor. Pwede kay Iron Man. Then we have Black Panther. Very nice design. So, black lang talaga siya. Ganda ng face sculpt. The head armor pala. Have the silver details ng kanyang necklace, diamonds, meron din dito sa kanyang belt, sa kanyang knee pads, and sa kanyang ankle or sa legs pala. Dito din sa kanyang armor or sa gauntlet, meron din textures, pati dito diamond textures naman. At the back, meron din siyang mga lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9, 12. 12 na lines dito at the back of the legs. Okay? Very nice. And then you have Thanos. Thanos, grabe. Armored Thanos to mga mamsir. Pero wala yung May sleeve ba siya dun? Hindi ko matandaan kung meron siyang sleeve. Kung merong sleeve si Thanos dun. Tanggalin natin yung stand. And look at the weapon. Ganda rin itong weapon niya. Ito yung pinakagusto ko dito. You have the silver blade, gold handle, purple skin. Medyo, ayan. Ganda ng pagkakapaint ng mga eyes. Hindi sila goofy tingnan. Then you have the helmet, golden. Color palette niya gold, dark purple, tsaka light purple, and then silver. You have the waist. Ganda ng waist armor kasi na-articulate din yung kanyang front, back, and sides. So you can move the
feet at a greater range. Something like that. Okay? Ayan. Okay? So, yun yung pinakagusto ko dito kay Thanos. Yung weapon niya. Last, but not least, si Hawk. So, same lang lahat ng articulation na na-feature na rin natin articulation kay ano kay Iron Man. Pero ito si Hulk ngayon. It's a green body. Meron din mga dark parts dito sa kanyang chest. Parang mas comic book style yung executions. Tapos dito rin, may lines din dito. Yung mga lines na ginagawa nila mas glossy. Compared dun sa mismong plastic. Ito kasi green, tapos ito hindi siya purple, pero very, very dark. Parang nasa gray na nga siya eh. Ayan. Tapos dito, yung design ng kanyang feet, parang may armor eh. Ayan. Hindi siya muscular, parang may armor siya. May knee pads. Ayan. Tapos yung kanyang, stylized naman kasi siya talaga. So dito rin, mas pointed yung design eh. Pati dito kay Thanos, stylized din yung design niya. Tapos you have the hair, black. Tapos nakara medyo angry yung expression niya. Okay. Hello. Hello sir, Pinoy Toy Review, how are you? Oh sir, mag-email ka lang kay ano kay Blockies, just like what we do. Just like what we do. Try mo lang ano mag send ng email. So yun, actually tapos na yung review natin. Kinausap ko lang si PTR dun sa kabilang chat. Kasi simultaneous yung ginagawa natin. So we have the live. Meron tayong live review. And we have the recording ng YouTube video. Kaya tapos na tayo. So we have Hulk, Black Panther, Thanos, Captain America, Rescue, Iron Man Mark 85, Iron Man Mark 7, tapos Thor, we have Thor, and Loki. Yan, okay? So that's it mga mom, sir. Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye-bye. Okay, dito tayo sa live. Sabi ni Pinoy Toy Review, did you open the big Optimus Prime? Hindi pa sir, hindi pa. Pero nandito siya ngayon. Naka-box pa. Naka-box pa siya. Okay. Box pa. Soon, i-re-ready natin. Medyo marami tayong pending. Pero ito yung mga blockies natin ngayon. Ito nga pala to. We have Ironhide. Tama, Ironhide. Ironhide. Ito, nag-transition na tayo sa ano, sa Transformers. Orion Pax. Yeah, Orion Pax. Kaya, B127. Tapos na tayo, grabe. Block is day to day kasi. Dahil dami ko na review. Apat na set. Meron tayong Spidey Amazing Friends na set. Ano pa ba yun? Yung Mid-Autumn Festival na set. Tapos Transformer set. At saka yung Marvel na set. Yun. So, apat. B127. Oo naman. Oo naman. Maraming pending projects. Ang daming pending na... Maraming work in progress. So, I'm really happy about that. Thank you very much, sponsors. Siyempre, Blockies. Yan. Blockies yung sponsor natin today. Thank you for sponsoring this video. Yan. Ano pa ba? Yun. Salamat sa sponsors natin. Laro Anan, Hero Paints, Blockies, Yolo Park, and Savior Cool. Yan. Tapos, meron pa dito. Sino nga pala to? Alam mo. Hindi ako familiar sa Transformers. Ayun, si Hound. We have Hound. Okay? We have Hound. And ito yung pinakagusto ko. Si Sentinel Prime. Look at that. Very cool color combination. Meron na akong review nito, mga momster. Meron na tayong review. Kakatapos lang. So, ina-upload ko lang sa YouTube yung mga review natin. Simultaneous na. Hindi ko pa na-edit yung mga title pero nandun na. Naka-upload na yun. Kung gusto nyo panoorin, hindi ko pala naayos yung mga title. Pero ayusin natin yan soon after nito. So at least naka-upload na yung video. Pwede nyo panoorin.
This is, ano nga pala to? Wheeljack. Ayan, si Wheeljack. Tapos, si, siyempre, Optimus Prime. So, yun. Marami tayong natapos today. It's Blocky's Day. Kaya, yan. Thank you very much again, Blocky's, for sending these toys. Grabe, dami. Dami nilang sinisend. So, thank you. Marami pa tayong gagawin, siyempre. May kapalit lahat yan. So, I'm really working hard sa mga types of content na ginagawa natin, like videos, short form, long form video na yan, na-upload sa Instagram, sa YouTube, Facebook, na mga photos, mga reviews, mga toys, toy customizations. Kaya pag nanghingi ako ng ano, ng mga product collaboration, meron akong ano, meron akong body of work din na pinapakita. Di lang, di ba? May kapalit naman yun, mga mamser, eh. Di ba? Siyempre, pag, ayun nga, pag nag-request ka, hindi lang naman nag-end yun sa nabigyan ka lang ng product, di ba? Kailangan, talagang gawin mo yung ano. Ginagawa ko yung review, ginagawa ko yung tutorial. So, yun yung ano natin. Yun yung gagawin natin for Blockies. Actually, sa lahat naman ng sponsors. Pati laruanan, Hero Paints. Yung Hero Paints na gano'n ako. Gumagawa ako ng mga paint na swatches. BRB muna, bro. Enjoy the review. Thank you, sir. Alright. Actually, patapos na rin to eh. Kasi tapos na rin yung set natin. We are done with the Blockies night. Tonight. So bukas, it's another day. Medyo rest day na tayo. 10:30 na. Alis buong araw. Nag-re-review ako ng Blockies. Grabe. So, more to come. Marami pa tayong gagawin na ano, Blockies na mga reviews. So, maraming salamat ulit. Ulit. So, hindi ko alam kung ano yung next wave ng ating Blockies review. Pero, handa na ako dyan. Since natapos na natin to, next wave na tayo. Next, ganun lang. Move on lang tayo. Move on. Let's move on to the next project. Yan, diba? Ano lang. Hindi ako emotional sa mga bagay-bagay. Most things. Just do it. Do the project. Move on. Get clients. Get paid. Diba? Self-development. Upload sa YouTube. That's it. So yun lang, mga mamser. Thank you very much for watching. And see you sa next video. Bye-bye.